Hey yo! Welcome to Basketball Talk. Just because here in Basketball Talk, 24-hour basketball. Like, share, and please subscribe. Kamusta mga ka-basketball? Dito po ang Basketball Talk at welcome po dito po sa ating segment, ang 10 bagay. Kung saan tatalakayin natin ang 10 bagay sa mga basketball player. At ngayon nga ay patungkol kay Mark the Spark Kagiwa. Mark Kagiwa, 10 bagay na marahil ay hindi pa alam kay Mark Kagiwa. Meron na ba agad kayong naisip na 10 bagay kay Mark Kagiwa? Pero bago yan, iimbitahan kitang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod na video. Ang Basketball Talk po ay nag-upload ng video halos araw-araw kada linggo. Pakibisita lamang po ang video section sa ating channel. Salamat po! At iniimbitahan din kita sa ating ginaganap na Thanksgiving promo or giveaway. Mamimigay po ang Basketball Talk ng Kyrie Irving Nike Socks, Paul George Jersey at isang Adidas T-shirt. Lahat libre, tatlong magkakasama sa isang pasasalamat. Napakadali lamang po ng mechanics, mag-subscribe lamang po kayo at pakibasa po sa ibaba ang ibang detalye. Salamat po! Heto na po mga ka-basketball, ang 10 bagay kay Mark Kagiwa. Number 1, ang unang bagay na marahil ay hindi pa alam kay Mark Kagiwa. 450,000 pesos ang sahod ni Mark Kagiwa sa PBA. Yes mga ka-basketball, 450,000 a month ang sahod o sweldo kahit na veteran player na. Si Mark Kagiwa nga ay may 1-year contract sa Barangay Ginebra San Miguel na tatagal hanggang December 2019 at nagkakahalaga ng 450,000 pesos at ito ay maximum contract na hindi pa matukoy kung madadagdagan pa o marirenew ang kontrata niya sa Ginebra pagkatapos ang December 2019. Kung madadagdagan o marirenew ang kontrata niya ay matatandaan na ang katambal niya sa Fast and Furious na si JJ Hertebrand ay nauna nang nagretiro sa Ginebra pero naglalaro naman ngayon sa MPBL sa koponan ng Imus Bandera sa Cavite. At sa tingin ko mga idol, kung hindi marirenew si Mark Kagiwa o hindi magiging coaching staff sa Ginebra ay baka makasama pa ni Mark Kagiwa si JJ Hertebrand sa Imus. Ito po ay aking opinion lang at sa tingin ko lamang naman mga idol. Kayo, ano sa tingin nyo mga idol? Number 2, ang pangalawang bagay na marahil ay hindi pa alam kay Mark Kagiwa. Na-issue dati si Mark Kagiwa kay Carla Estrada na nanay ni Daniel Padilla sa isang TV station nga dito sa Pilipinas. Ibinalita ang tungkol sa pakikipagrelasyon di umano ni Mark Kagiwa kay Carla Avellana na nakita daw magkasama ang dalawa na nagsha-shopping sa isang mall sa Ortigas taong 2013. At ayon pa sa balita, tutol daw ang anak ni Carla na si Daniel Padilla sa kanilang relasyon. Kung kaya, itinataon di umano ni Mark Kagiwa na wala daw sa bahay si Daniel bago pumunta si Mark Kagiwa sa apartment ni Carla. Ang isyong iyon ay pinabulaanan naman ni Mark Kagiwa at marami ang nagalit na fans ni Mark Kagiwa. At sa isyong iyon, kalaunan nga ay napatunayang wala daw katotohanan. Number 3! 7 PBA Championship at sa isang koponan lamang siya naglalaro. Yun nga ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Simula na makuha siya sa 3rd overall noong 2001. Sa Ginebra lamang siya naglalaro at sa haba nga ng inilaro niya ay naabot na niya ang 10,000 plus career points niya sa PBA. At alam niyo ba mga idol na sa batch ng 2001 PBA draft ay si Kagiwa at si Peter June Simon na lamang na Magnolia Hotshots ang natitira sa 48 player na nakuha sa nasabing draft at ang tumatak na pangalan lamang sa nasabing draft 2001 ay sina Willie Miller na first overall pick, Mark Kagiwa, Roger Yap, Peter June Simon, Topex Robinson at Jojo Tangkay na nasa MPBL ngayon. Number 4, ang pang-apat na bagay na marahil ang hindi pa alam kay Mark Kagiwa, backup point guard sa Ginebra.
Naging matunog ang pangalan ni Mark Agiwa noong sumunod na taon, pero nang makuha si Mark Agiwa sa Hinebra ay hindi siya automatikong naging star dahil backup point guard lamang siya ni the Voyager Berhel Meneses. Pagaling noon ni Berhel Meneses ay naghintay pa ng ilang taon ni Mark Agiwa para mapatunayan niya na may puwang siya sa PBA at may puwang din siya sa Hinebra. At pinatunayan nga niya na matanghal din siya ang PBA All-Star. At tuluyan nang ang minahal ng PBA fans si Agiwa hanggang sa ngayon dahil nauna sa kanya si Berhel Meneses sa Hinebra. Number 5, ang panglimang bagay na marahil ay hindi mo pa alam kay Mark the Spark Agiwa. Tendinitis sa parehong tuhod. 2008-2009 season, hindi nakapaglaro si Mark Agiwa sa Barangay Hinebra dahil sa tendinitis sa parehong tuhod. Panahon ito ng kasikatan ni Mark Agiwa sa Hinebra. Inakala ng lahat na ito na ang katapusan ng karir ni Mark Agiwa sa PBA, pero nagpagaling at nagpagamot si Mark sa Amerika. Nagpagamot nga siya sa Amerika at nagpa-therapy. Nang sumunod na season sa PBA, umalik si Mark Agiwa sa Hinebra na napakaganda ang inilaro. Parang hindi galing sa matinding injury si Agiwa. At inakala nga ng fans na babagal at hihina na si Mark Agiwa sa basketball dahil nga sa matagal na halos na bakante sa basketball itong si Mark. Pero ginulat niya ang lahat sa pagbabalik niya sa pambansang liga. Number 6, ang pang-anim na bagay na marahil ay hindi pa alam kay Mark Agiwa. 2013, pinagkukumpara si Mark Agiwa kay Kobe Bryant dahil nga sa icon shot 3-point ni Kobe Bryant. At sa kasunod na araw, ginawa din ni Mark Agiwa sa PBA. Parehong panalo ang nasabing iconic shots si Kobe Bryant sa NBA at siya naman sa PBA. Na-interview pa sa dati sa TV si Mark Agiwa nung panahong yon, pero mapagkumbaba naman niyang sinabing na hindi daw siya si Kobe Bryant, lalo na at NBA player si Kobe Bryant at siya lamang daw ay isang PBA player. Number 7, ang pampitong bagay na marahil ay hindi pa alam kay Mark the Spark Agiwa. Ang salitang kangkong. Naging kontrobersyal sa PBA ang salitang kangkong dahil nga sa Hinebra sa tagal na hindi nagcha-champion. Marami ang mga fans at mayroong ding hindi fans ang nagtatanong na sa tagal na hindi nagcha-champion ay di umano natawag na ang Hinebra ng salitang kangkong. Mayroon pang ang isang kanta ang sumikat para lamang sa Hinebra na sinasabing pagbigyan nyo na kami. At nang manalo nga ang Hinebra kasama si Mark Agiwa at ibinalik ni Mark Agiwa ang salita sa mga nagtatanong at hindi naniniwala sa kanila noong mga panahong iyon. Kung kaya mula noon, hindi na nabubura ang salitang kangkong na di umano sa Hinebra. Number 8, mahilig sa aso si Mark Agiwa. Isa daw sa pagpapalipas ng oras niya ay ang mga alaga niyang aso. Kapag tapos na ang practice o walang practice sa Hinebra, ay ang mga aso niya ang nagbibigay sa kanya ng ginhawa at nawawala daw ang pagod niya kung kasama niya ang mga aso niya, lalo na kapag kasama niya sa bahay ang mga alaga niyang aso. Mga idol, number 9 na ang pangsiyam na bagay na marahil ay hindi mo pa alam kay Mark Agiwa. Mahilig sa sapatos si Mark Agiwa, lalo na ang sapatos ni Allen Iverson ng NBA. Sa dami ng sapatos ni Mark Agiwa sa kanyang bahay ay hindi na mabilang. At sa tagal na rin naman niyang naglalaro sa PBA ay talaga namang marami na siyang naipon at nagamit na sapatos. Isa na nga rito ay ang sapatos ni Allen Iverson na dating naglalaro pa sa NBA. Pag-amin pa ni Mark Agiwa kung minsan ang mga pinaglumaan niyang sapatos ay binibigay niya sa mga PBA player at kung minsan ibinibigay daw niya sa mga PBA fans. At alam niyo ba, naging model si Mark Agiwa ng sapatos na Axel. Kasama niya dito dati si JJ Helterbrand. Number 10, ang pangsampung bagay na marahil ay hindi pa alam kay Mark Agiwa. Taga San Juan, Metro Manila. Si Mark Agiwa ay pinanganak sa Maynila pero sa Amerika siya lumaki kasama ang mga magulang niya. Sa Amerika din siya nag-college at naglaro rin ng basketball sa Glendale Community College. At matapos iyon, bumalik siya sa Pilipinas
para magpa-drop sa BBA at kinuha nga siya ng Barangay Ginebra. Kapag walang laro o basketball o kaya practice, ay sa San Juan mo siya makikita. Yon mga idol ha, ang 10 bagay kay Mark Kagiwa na ngayon ay alam mo na. Ano sa 10 nabanggit ang pinakatumatak sa iyo mga kabasketball? Mag-comment lamang po kayo sa ibang ba at babasahin ko po yan isa-isa, promise. Mga kabasketball, dahil nakarating ka sa bahaging ito ng ating video, iimbitahan din kita sa ating ginaganap na Thanksgiving promo or giveaway. Mamimigay po ang basket, photok ng Kyrie Irving Nike socks, Paul George jersey at isang Adidas t-shirt. Lahat libre, tatlong magkakasama sa isang pasasalamat. Napakadali lamang po ng mechanics, mag-subscribe lamang po kayo at pakibasa po sa ibaba ang ibang detalye. Salamat po! Gusto ko po kayong pasalamatan sa pagdalaw sa ating channel ng Basketball Talk at huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para matulungan pang lumago ang ating channel. Nag-upload ako ng video halos araw-araw kada linggo. Ito po ang Basketball Talk. Marami pong salamat! Bye-bye!